Abala ang mga tao sa kastilyo. Halos lahat ay nagkukumahog sa kanya-kanyang ginagawa. Habang sa isa sa mga malalaking silid para sa mga panauhin ay sama-samang nagbibihis at inaayusan sina Sapphire, Genevieve, Jolie, Glenn, Melanie, Jenny May at ang bride na si Lenlen para sa mahalagang araw na iyon. Ikakasal silang muli ni Vendice. Sa pagkakataong iyon ay bilang pormalidad ng kanilang pagiging mag-asawa kung saan saksi ang pamilya nila at mga kaibigan. Ang limang babae ay ang kanyang mga abay. Si Sapphire ang maid of honor niya at bridesmaid naman ang iba. Hindi humuhupa ang tawanan sa buong silid dahil sa biruan. Na-memorize mo na ang vows mo, G? Tanong ni Sapphire sa kanya na lumapit at tiningnan ang kanyang headrest. Napakurap na lang siya habang pinagmamasdan ang refleksyon ng babae sa malaking salamin. Napakaganda nito. Lahat ng kanyang magiging abay ay kumikislap sa ganda. Kahit simple ang tabas ng purple gown, pero nagiging elegante yung tingnan habang suot ng mga ito. Kanina ko pa kinakabisa, pero pakiramdam ko hindi ko yata ito masasabi mamaya. Binuklat niya ang maliit na note kung saan nakasulat ang kanyang vows. Just bring it to the altar, in case you get lost, may matitingnan ka, Genevieve suggested while fixing her earrings. Genevieve's right, G. Vendice will be expecting you to recite that. Salo naman ni Jenny May. But I would still prefer a vows that's random and spontaneous as long as it comes from the heart. Kumento ni Glenn na kasalukuyang naglalagay ng final touch ng lip pencil. I agree with Glenn. It's hard to memorize the ready-made vows. Sang-ayo naman ni Melanie. Well, do what is convenient for you. What's important is be with yourself and enjoy the wedding. Kumuha ng tissue si Sapphire at may pinunasang kunting kalat sa blush on niya. Tumango siyang nakangiti. Nakapusod ang buhok ng mga ito maliban kina Julie at Melanie na nakabuyangyang. Simple ngunit revealing din ang gown ng dalawa. Hantad ang buong likuran at tanging laso na nakabuhol ang design. Si Julie ay buntis sa pangatlong anak nito. Narinig niyang taon-taon itong nabubuntis at ngayon ay baka magkakasabay ang kabuuan nila. Napansin niyang kanina pa ito nakabusangot. Julie, may problema ba? Tanong niya. Wala naman, umiling ito. Naiirita lang ako kay Alex. Hanggang ngayon wala pa rin, kanina ko pa yun inutusan. Ano bang inutos mo sa kanya? Si Genevieve. Pinaghuli ko ng sea cucumber. Gusto ko kasi ng sariwa, pero kung wala siyang mahuli, mayroon naman siguro roon sa talipapa. Masarap yun kapag niluto sa gata ng niyog, tapos may suka na may maraming sili. Takam na takam ito habang nagsasalita. Baka hanggang ngayon nanguhuli pa yun, Julie. Magaling pa naman magtago sa buhangin niyang mga sea cucumbers, kumento ni Jenny. Nagtawanan sila. Napaisip naman siya. Ginata ang sea cucumber? Magandang partner yun ng coffee soup niya. Dapat pala isinali niya sa menu ngayong araw. Sayang. Samantala, ng mga oras na yun ay kasama si Vendice ng mga kapatid niya. Sumaglit sila sa baybayin ng Santa Rosa Channel para tulungan si Alexial na manghuli ng sea cucumber. 15 minutos lang ang biyahe papunta roon mula sa Victoria's Garden. Mababa ang tubig at malayo ang iginalaw ng dagat mula sa malawak na baybayin. Nerolyo niya hanggang siko ang manggas ng suot na Amerikana. Ganon din ang ginagawa ng iba. This is funny. Naka-Amerikana sila tapos maghuhukay sa buhangin para manghuli ng sea cucumber. Kung kailan naman handa na sila para sa magandang mangyayari sa araw na yun, ay saka naman sinumpong si Julie at humihingi ng sea cucumber kay Alex. Nakasilip siya ng butas sa buhangin at nagsimulang hukayan yun. Nahinto ang mga taong naroon na nabubuhay sa yamang dagat at namumulot ng mga kabibit mga isdang tinangay ng alon at hindi na nakabalik pa sa laot. Manghang pinanonood sila ng mga ito sa kanya-kanyang kayod para makahuli kahit isang sea cucumber lang.
Puisit. Cham. Salitan kong magmura ang mga kapatid niyang naghuhukay. Evan Athron was there to help. Vladimir, Gabriel, Riva, Ramses, and Liam. Kinaladkad niya ang mga ito. Ayaw niyang malasin ang kasal nila ni Lenlen kung buong araw na nakasimangot si Julie. We should go to the market instead of digging this mud, reklamo ni Liam. Padaskol na dinadakot ang buhangin na may kasamang putik. Quiet! Hindi ka makahuhuli kung mag-iingay ka. Magtatago yan, sinaway ito ni Riva. I think I got one. Pagkuway mayabang nitong anunsyo at hinugot ang kamay mula sa kinukutkot na butas. Riva, lintayan! Si cucumber ang hinahanap natin. Pitawan mo yan at baka malason pa sa dugo mo. Kawawa naman, nakangisi niyang bato rito. Si Liam ay humahalakhak na. You should get yourself a lesson about those, Riva. Pagkakamalan mo pang si cucumber ang linta. Hinagis yun ni Riva patungo kay Ramses na seryosong seryoso sa sinasalat nito sa ilalim ng hinukay na butas. Dumapo sa likod ng lalaki ang linta. Kinapa nito yun at muntik nang mapalundag nang makita kung ano yun. Humagalpak silang tatlo ng tawa. Habang si Ram ay binato sila ng buhangin kasama ang linta. Takbuhan sila palayo. Athron, Vladimir, Gabriel, and Alexial are on the other side of the bay. Mukhang nagkukulitan lang din naman ang mga ito. Tanging si Alexial ang subsob sa paghahanap. Nangako pa ito sa kanila na babayaran ang bawat piraso ng sea cucumber na makukuha nila. Found it! Hiyaw ni Liam at ipinakita ang nahuling sea cucumber na singlaki lang yata ng hinliliit ng bata. Bibi pa yan! Ibalik mo sa nanay niya, hahanapin yan. Anyang walang biro sa tono kahit naman biro talaga yun. Nanghihinayang na pinagmasdan yun ni Liam bago ibinalik sa loob ng hukay. Nagtungo sila sa ibang parte at doon naman nagkutkot ng mga butas. He was able to find 2. Liam got another 2 and Riva had 4. Si Ramses ay nagsusulo at nakakuha ng 6. Nakakuha din sina Athron at ang grupo nito. Vladimir, 5. Gabriel, 3. Si Alexial na masyadong atat ay isa lang ang nahuli pero pinakamalaki. How much per piece? 1,000? Naniningil agad siya habang nasa van sila pauwi ng Kastilyo. 1,000 kada piraso? Seryoso ka? Sinamaan siya ng tingin ni Alexial na lumingon sa kanila. 100 lang? No way! Angal ni Riva. Ang mura, hirap kaya hanapin ang mga yan. Tama, they shout out in chorus. Let's vote, Athron suggested. I like that, sang-ayon ni Vladimir. 100, si Gabriel na ang nag-preside ng botohan. Bukod kay Alexial ay wala nang nagtaas pa ng kamay. 1,000? Silang lahat ang nagtaas. Heartless bastards. Nagmumurang maktol ni Alexial. Sabik na umalis si Lenlen sa kanyang upuan at inalalayan siya ni na Sapphire at Glenn. Handa na raw sa ibaba at magsisimula na sila. Ang kapatid ni na Julie, Glenn at Melanie ang nag-asikaso ng lahat at naghintay lamang sila roon sa itaas. Mula sa silid hanggang sa pasilyo, ay may kadina ng iris pababa sa hagdanan at sa gintong carpet na tumatawid patungo sa hardin. The decorations are not overloaded, pero may makeshifts ng isang kapilya na gawa sa mga bulaklak ng iris, mga tore na gawa pa rin sa iris. Nginitian niya at niyakap ang mga magulang niya na nag-aabang sa may bukana ng aisles. Ang papa niya ay pansamantalang binigyan ng kalayaan ng korte para dumalo sa kasal. Wala itong pusas at hindi suot ang uniform nito bilang priso. Pero napanganga siya nang makita ang groomsmen. Bakit ang dudungis ng mga ito? Pati ang groom. Parang naghuhukay ng kuweba. Ano bang nangyari sa mga ito? Nagtaka rin ang mga abay niya pero wala sa kanila ang nagsalita. Kasi parang mga batang nakabungis-ngis ang mga ito at idinaan na lamang sila sa pamatay na titig at ngiti. Inayos ni na Sophie at Jeline ang entourage.
Si Emily naman ang nagsasalita sa may podium para sa formal na pagsisimula ng kasal. Naunang rumampa ang mga abay niya kapares ang asawa ng mga ito. Si Liam na bestman ni Vindis ay nakatayo sa tabi ng lalaki. Excited niyang sinipat ang sarili habang nakakapit sa bisig ng mga magulang. Ang gown niya ay hanggang sakong lamang ang haba at walang extension. May mga palamuting gintong iris. Ang kanyang headdress ay may totoong balahibong puti na nakapalibot sa kanyang ulo at may dumadaloy na perlas. Tumahimik ang buong paligid nang mag-umpisang umawit si Jenny May. Binalot ng malamig at malamyos nitong boses ang buong hardin. Nagsimula na rin siyang maiyak sa sobrang kaligayahan habang naglalakad sa aisles. Kasama ang mga magulang papunta kay Vindis na naghihintay sa ibaba ng altar. Pero kahit gaano na niya ka-emotional, umaagaw talaga sa pansin niya ang putik sa suot nitong Amerikana. Hindi tuloy niya malaman kung ngingiti siya o sisimangot. Ang gwapo sana, kaso ang dungis naman. Tapos kumakatitig sa kanya ang yabang pa rin. Niyakap ng lalaki ang mga magulang niya at nakangiting inalok nito sa kanya ang malakas na braso. Humawak siya roon. Gorgeous. Bulong nito. Ikaw naman ang dungis. Ano bang ginawa mo kanina? Ganti niyang bulong. Kulang na lang ay kuskusin niya ng kanyang gown ang putik sa manggas nito. Never mind. Huhubarin ko rin yan mamaya. Pilyo nitong tugon at kumindat. Tumikhim si Emily. Natahimik sila. Dumating ang pare at nagsimula ang seremonya. Pagdating sa kanilang panunumpa ay inulit lamang ni Vindis ang vows nito noong una nilang kasal. When her turn came, her brain went empty. Wala na siyang maalala sa sinaulo niya. Sabi na nga ba? Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang kamay ng asawa at nagsalita. I want you to know that I will stay chaste, obedient, and mindful to your household. Wait, love. Vows mo yan sa kumbento. Hindi ka na madre. Asawa na kita. He interrupted her. Tawanan ang mga panauhin nila. Siya naman ay napakamot sa pisngi ng daliri niyang nakabalot ng lace gloves. Tumikhim siya. Alam mong mahal kita, hindi ba? Pinili kita kaya gusto kong malaman mo na masama akong magalit kapag niluloko mo ako kaya umayos ka lagi. Love naman, hindi vows yan, pinagbabantaan mo na ako. Agaw na naman ito. Tawanan ulit, mas malakas na sa pagkakataong yun. Kinagat niya ang labi. Ano ba kasi yung dapat sabihin niya? Natuwa siya nang makita si Sapphire na lumapit at inabot sa kanya ang note. Mabuti na lang dala pala nito. Sa kasabikan niya kanina ay nalimutan niya. Agad niyang binuklat yun at binasa. Everyone thought I'm lucky. No, I am not just lucky. I am the luckiest because you found me. You love me. You care for me. You even sacrificed things that are important for my sake. I have no doubt that God designed my fate only for you. I love you so much. Athron? Napakurap siya. Bakit Athron? Bago pa niya natanto ang pangalang binigkas ay nakuha na ni Vindis ang note at sinilip. Umigting ang mga panga nito at kinuyumos ang papel. Ibinato sa kinaruroonan ni Athron na humahalakhak. Double kill! Narinig nilang tawa ni Ramses. Pero natahimik din agad dahil pinagkukurot ito ni Melanie. I'm sorry, hindi ko pala nabura. Sising-sisi na hingi ng paumanhin ni Sapphire. Look at me and follow. Vindis growled, looking upset now. Okay, masunurin niyang tango. Vindis, mamahalin kita. Vindis, mamahalin kita. At bibigyan kita ng maraming anak. At bibigyan kita ng maraming ano? Pinalo niya ito sa dibdib. Pati ang pari sa harap nila ay nakangisi na.
Matapos ang magulong palitan ng vows ay nagtuloy sa huling bahagi ang seremonya at nagtapos ng mapayapa. After Vindis gave her the kiss to seal their love, the girls rushed to the center for the bouquet. "Girls, I'm sorry, pero this time sa single boys ko ihahagis ang bulaklak," anunsyo niya. Sumimangot ang mga dalaga at tumabi. Pinagtutulak naman ni Melanie at Glenn ang mga binatang bayaw para pumunta sa gitna. May ibang umalma, pero nang magsalita si Sapphire ay sumunod din ang mga ito. "Behave kayo!" Tumalikod siya at nakangiting hinagis ang bouquet. Palakpak at tawanan ang kasunod. Excited siyang lumingon para makita kung sinong nakasalo at natawa dahil ang bulaklak niya ay nakapatong sa ulo ni Liam.